talk about real estate. Pwede ni mo siya tratuhon as three things. Pwede siya emergency, pwede po siya investment, pwede po siya desire. Emergency, nipalit kag property 3 million, nisaka iyang value to 7 million. Pilay capital gain ni mo 4 million. Nagkasakit ka or imuhang family member, nahinanglan og kwarta, nahurot na imo accumulation tung tigom sa bangko, nagamit na ang insurance, kailangan nimo i-liquidate ang imuhang asset. Karon 3 million nahimong 7 million para dali mahalin o sa himuon sa uban, ibaba ang presyo na lower sa market price para ang buyer interested mo bayad dayon og cash. Una napansin niyo during mga uncertainties, ang nakabutang rush sale. And kung ikaw ang buyer, that is a good opportunity for you to get in if you have the extra cash. Kung wala, ayaw pagtugstog. So when you sell it from 3 million imo 7 million, imuon na lang nimo 6.5 para mahalin. Pag mahalin na, katong 6.5 mo'y gamiton niyo pang emergency. That's what happened during COVID. Daghan kayong mga tao, nag-liquidate sila mga assets because their parents naigo og investment. Nipalit kag property, condo ba na, townhouse ba na, apartment ba na, imuhang gipa arkila. Income, nisulod, ang katong nagbayad sa mortgage sa bangko is ang tenant na bayad plus nisaka pa jud ang value sa imuhang property. Or pwede po din mo tatuhon as desires, which is katong magpatukod ka o balay.